Halo, 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 mga ka-open. Ito na naman si Inday Bagat. May nilang ating boses kay maraming bisita sa labas. So for today's video, pag-usapan natin kung ikaw ba yung tao na mahilig kumain ng bibingka. No? Ikaw ba yung lalaki o ikaw yung tinatawag nating tibo na mahilig kumain ng bibingka ni Inday? So, ano nga ba yung health benefits pag mahilig ka kumain ng bibingka, ng pakwan, no? Ng pakwan, ng bibingka, ng kweba, no? Ano ba yung mga makukuha mo pag kumakain ka ng mga ganyang putahe, no? So, before ka po kumain ng ganyan na putahe na special na putahe sa mundo, kung ikaw yung taong hindi masilan, dodong, unday, no? So before ka po kumain, siguraduhin mo po yung kinakain mo po ay malinis. Malinis means ikaw lang po ang kanyang ginagawaan niyan, no? Wala po siyang iba, wala po yung pa, wala po siyang maraming means kayo lang ba? Wala siya, wala kang kaagaw doon ba? Yung parang wala kang kahati, no? Kasi pag marami kang mga kapartner-partner, alam mo na kung ano yung makukuha mo pag ganyan. So, bago ka mag-dive, bago ka mag-swim doon sa tinatawag nating bibingka, siguruhin mo muna na ikaw lamang ang nag-iisa, no? So, ano nga ba yung mga health benefits sa mga ganyan? Oh, at pangalawa pa pala, kailangan na malinis. Alam mo yung malinis, yung walang buhok-buhok. Kasi dyan po sa buhok-buhok na yan, kumakapit ang tinatawag nating mga bakterya na siyang dahilan na magkaroon tayo ng mga infection-infection o mga sakit pa. No? So ako po ay hindi isang doktor or hindi isang nurse, pero itong sinasabi ko ay based sa aking mga nababasa na research para ma-share ko po sa inyo. So, ano nga ba ang makukuha natin pag mahilig tayong kumain ng bibingka, ng pakwan? So, alam niyo po na ang pakwan o bibingka ni Inday ay puno po yan ng lactobacillus. No? Lactobacillus para magkaroon ng pH level. No? Maganda yung pH level doon. No? So, ang lactobacillus, saan mo ito makikita mo ganyan? Makikita mo yan sa yogurt, makikita mo yan sa yung Yakult. Ay, nag-mention na ka parang brand in day, no? Mga ganyan, no? So, kung gusto nyo po ng healthy ang inyong katawan, healthy ang inyong body, so, kailangan marunong ka ng kumain ng pakwan o ng bibingka dodong. So, kung ikaw po yung tao na ayaw kumain, mag-practice ka na pong kumain at sumisid sa kweba ni Inday, no? Dahil meron po yung health benefits sa ating katawan, no? Ang pagsisid at paglangoy at ang, hindi lang po yan kasi, pag nasatisfy mo kasi yung isang tao, no? Sa ginagawa mo yung pagkain, no? Pagkain na ganyan, meron yung ano, health benefits, no? Hindi lang sa'yo kasi, yung mental issue mo, ganyan, kasi nasatisfy mo, so may health benefits, no? Napaligaya mo yung isang tao, no? Hindi lang para sa'yo yung benefits, pati rin yun sa kanya. So, ugaliin na po natin na kumain talaga ng bibingka at pakwan. So, huwag ka na po magsilansela ng mga tahong dyan or ano pa dyan. Huwag ka nang maging maselan. So, it's time na kumain, no? Para hindi ka naman mauungusan ng mga kapwa nila. Kasi kadalasan ba ng mga babae ngayon, hindi na gusto yung mga lalaki. Kadalasan nila hiling ngayon ay kuan na. Kapwa rin nila na ano. So, baka maunahan kayo kasi mas ano sila, mas na-appreciate nila. So, yun lang, sana may nakuha kayong kunting kaalaman sa video na to na ang pagkain pala ay may health benefits dahil puno po ito ng lactobacillus. So, bye for now. Anong oras na? Makatawag na tayo ng amo. So, don't forget to like, subscribe sa ating channel. Mga dudong, mga inday.